Alright. So what is up mga kasama? So ito ngayon ang susunod nating change oil after ng papa-change oil natin dun sa wheel tech. At ngayon ay check natin ang odo ng panareya natin. Ngayon ay 14,519 odo. So yung sinabi natin nakaraan ay te-test natin yung AMS oil kung totoo yung kiniklaim nilang 5,000 kilometers dapat para makapag-change oil. So, kinlaim nila yon at titingnan natin yung langis ngayon kung ano yung tsura after natin madrain. So, ang naitakbo natin from 10,500 ay naging 14,500. So, 4,000 kilometers pero iche-check na natin ngayon yung kanyang tsura. Kung siya ba'y nangitim na o okay pa rin ang kulay niya. So, base doon, humusgahan natin itong AMS oil. So, ang ipapalit natin ngayon ay, syempre, AMS oil pa rin. AMS oil pa rin ang ipapalit natin. Gear oil naman ay Yamalu. Okay? So, samahan nyo ako. Mag-DIY ulit tayo ng change oil dito. So, i-check na rin natin yung spark plug niya kung nung itsura na. At linis na rin ng air filter. So, DIY lang tayo ngayon mga kasama. Magpapaservice tayo sa Benelli kapag umabot na ng 20,000. So, complete check-up na rin ang titingnan dito. So, ayan. Benelli ang gagawin natin ngayon. Pahinga muna itong ninja. Ayan. So, let's go. So, ang gagawin ay drain natin yung drain bolt. Buksan natin yung drain bolt. So sana tama itong nut na to. Itong bolt na itong tatanggalin natin. Sana tama ito. Eh, hindi ko sure kung itong drain bolt. So, ito mga kasama yung kanyang langis. Ngayon, ipakita natin sa liwanag. Ayan, nag-drain na siya. So, gumamit tayo ng 17 na T-wrench para mabakas itong drain bolt na ito. Para ma-insure natin yung draining niya, tanggalin natin itong oil cap. So, yun mga kasama, tayo ay magsisimot na lang nito. Yan. So, habang sinisimot niya yan, makasin natin to. Baka sakaling dito kumakita yung sa spark plug niya. Nabaklas ko na. So, feeling ko ito yung spark plug. Ito. Yung part na yan. Mukhang yun ang spark plug. So, baklasin natin. Oh, yun mga kasama. Nahugot ko na siya. Medyo mahigpit lang pala. Medyo mahigpit siya, pero lagyan mo lang na konting pwersa. So, tama ang ating
ingatan siya. Ayun nga, spark plug. Ayan, ingatan niya, makakasama. Hugot lang. So, para mabaklas natin to, kukunin natin yung tools na kasama ng Benelli. Ayan, ito. Ito yung spark plug remover. So, baklasin natin siya. Nahugot ko na yung spark plug at ito, tingnan nyo. Ayan, ang kanyang... Ayan. So, sa pagkakatingin ko, maganda yung sunog niya at hindi nangingitim. So, very good pa itong spark plug na to. Even though sinabi ng manual na mag-replace by 12,000 kilometers, eh since okay pa naman siya sa tingin ko, so yung mga tropa natin mekaniko dyan, ano ba? Tingin nyo rito sa spark plug na to. Feeling ko okay pa siya. So, titingnan ko ulit siya by 20,000 kilometers. So, balikan natin to. Medyo matagal lang siya higpitan kasi mahaba yung thread niya, pero tiyagayin nyo lang. At saka dapat perfect yung pagkakahigpit niya. So, tamang-tama para hindi siya mahugot at magsunog ng tama. Okay, so yung mga magte-technical dyan, ng mga tropa nating mekaniko, merong torque level kasi to, so wala tayong torque wrench. So, bahala na, hehe. So magsasalin na tayo, 800 ml. So, itong AMS oil ay 946 ml. So, magtitira tayo ng isa't 1 kalahati. 146. So, banda rito yon. Okay. Oh, sige, sali na na. Gagamit tayo ng embudo. Tama yung atin, 4 ounces ang natira. So, okay na to. AMS oil, scooter oil para sa ating Panarea. Next natin, i-drain na yung gear oil naman. Gear oil, tanggalin na ang bolt. Then, i-drain. So, kulay puti na naman ang Yama Lube. Hindi ko alam kung ganito talaga siya eh. Mga expert sa Yamaha, Yama Lube, kulay puti. 4,000 kilometers na natakbo ng gear oil na yan. Kulay puti siya. Okay, after i-drain, ibalik ang drain bolt at isalpak na ang bagong Yama Lube. Yama Lube gear oil. Yan. Ilalagay natin sa Panarea. Laban lang, Yama Lube. Boss, 100 ml. So, ang Yama Lube, ang gear oil natin sa Panarea ay 100 ml. Yan, okay, so... Since tapos na tayo maglagay ng gear oil at engine oil, check natin ngayon ang air filter kung okay pa siya. Papagpagin na lang natin yung air filter kapag madumi pa. Tanggalin natin to. Ayan. Dito ka. Dito. Dito muna natin itong alin. Ba.
Saka nagtataka kayo bakit naging alon to, kasi nawala ng isang mekaniko yung tornilyo nito na Phillips screw. Ayan, pinalitan ng alin. Tagal ah, nakapagal naman ito. Isip. So, eto guys, nahugot ko ng air filter, yan. Eh, itsura niya ngayon. Medyo madumi. Ito yung sumasala talaga, yan yung outside. So, ito yung loob. So, effective siya. Ngayon, linisin ko lang na konti ito, brushing ko lang para matanggal. Tapos, sasalpa ko na ulit. Then, after nun, babalik ko na lahat. Eh, itsura niya sa loob. Ayan. So, effective yung kanyang filter. So, lilinisin ko lang to, tapos ibabalik ko na rin. Then, paandarin ko. Para makita natin yung tama ba yung pagkakabit ko ng spark plug. Okay. So, ayan na mga kasama. Naikabit na natin yung air filter. Naibalik na natin itong fairings. Ito, hintayin ko muna ng ano. Papandarin ko muna siya. Baka si mamaya ay hindi umandar dahil mali yung pagkakabit ng spark plug. So, makalat pa. Pandarin muna natin. Whew! 14,500. Next change oil is sa 20,000 na. So, see. Ayaw mandar, di ba? Kasi nakapatay yung kill switch. Oh, yan. Let's go. Hey, mandar na siya. So, painitin muna natin yung makina. Tignan natin kung magtutulo ba dun sa drain bolt. Sana tama lang ang aking ginawa. Yan, 14,500. So, nasilip natin yung spark plug. So, pagkakasilip natin yung spark plug, okay pa siya. Sa tingin ko ah, kasi hindi pa nangingitim yung kanyang tip. So, parang okay pa. So, hindi ko na sinukat yung gap. Kasi, okay naman siya eh. Try natin i-red. Oh, so, maganda yung sunog. So yun guys, successful lang ating DIY, change oil, change gear oil, linis air filter, checking ng spark plug. So ang susunod nito ay sa 20,000 kilometers na at dadali na natin sa professional yun, kasi 20,000 na. Okay, so yun, sana nagustuhan yung mga kasama, please like, share and subscribe. Maraming salamat, ingat!